Sarada Uchiha, isa na palang god level na shinobi na magagawang talunin itong Shinju na si Hidari na mas malakas pa nga sa pinagsamang Naruto at Sasuke at even Madara Uchiha? Paano nga ba naging si Sarada ang pinakamalakas na miyembro ng Uchiha clan sa buong history ng Shinobi World? Alamin, pakipindot nga muna ng like at atin na nga itong simulan. Matagal na ngang isineset-up ng Boruto writers itong si Sarada together with Mitsuki para maging mga karakter na magagawang matulungan si Boruto in the future. Para makipaglaban sa mga godlike beings tulad ng mga Otsutsuki. At para mangyari nga yan, it makes sense na kailangan nga nilang makatungtong sa level ng mga gods. Ito nga ay na-foreshadow na rin sa Chapter 69 ng Boruto Part 1. Na kung saan sinabi nga ni Mitsuki dito na kailangan nga nilang maging kasing lakas ng mga Otsutsuki. In other words, kailangan nilang malagpasan ang level ng mga previous generation. Even lagpasan ang lakas na narating ni Naruto at Sasuke. At dito nga sa Boruto timeskip, masasabi ko ngang mas malakas na nga itong si Sarada guys, kumpara sa full-powered Naruto at Sasuke. Pero paano ito nangyari? Sa 3 taon nga guys na hindi natin nakita itong si Sarada, naging halimaw nga yung lakas niya. Nakita nga natin dito sa latest Boruto 2 Blue Vortex Chapter 10, yung patikim sa kung anong level yung lakas ngayon ni Sarada. Nakita nga natin kung paano niya nagawang makapag-react at maiwasan dito yung teleportation attack ni Hidari. At itong clawmark teleportation nga ni Hidari guys, sinasabi niyang comparable nga daw sa bilis ng Flying Raijin technique ni Minato o yung Rinnegan Amino Tojikara o Switch Places ni Sasuke. Pero makikita nga natin dito na yung Sharingan nga nitong si Sarada ay nagawang makapagsabayan dito kay Hidari. Hindi lang yan, nagawa nga rin dito ni Sarada na ma-dodge o maiwasan yung Chidori attack nitong si Hidari at i-counter ito gamit ang sarili niyang Chidori na tumama nga dito sa tagiliran ni Hidari. Sa unang tingin nga ay mukhang hindi naman big deal itong ginawa ni Sarada dito, pero the thing is, this is a big deal. Kung matatandaan nga natin during Chapter 7 and 8 nitong Boruto 2 Blue Vortex, dinurog nga ni Jura itong si Kawaki ng walang kahirap-hirap. At itong Kawaki nga na to guys ay mas malakas pa kaysa kay Jigen. Medyo nalalapit na nga dito yung lakas ni Kawaki sa lakas ni Ishiki Otsutsuki noon. At pwede ngang nalagpasan pa ito mismo ni Kawaki. Pero nagawa lang siyang durugin itong si Jura ng walang kahirap-hirap. So kung ganun nga kalakas itong si Jura, ibig sabihin itong si Hidari nga rin ay may similar na level ng lakas. Pero imbis na matalo nga tulad ng nangyari kay Kawaki, ay nagawa ngang makipagsabayan itong si Sarada dito kay Hidari. So paano nga ba naging ganito kalakas si Sarada? Paano niya nalagpasan yung lakas ng pinagsamang Naruto at Sasuke? At paano nga ba naging si Sarada ang pinakamalakas na Uchiha na mas nahigitan pa si Madara sa loob lamang ng 3 taong timeskip at sa edad na 16 years old? Well, destiny na nga kasi guys nitong si Sarada na maging ganito kalakas. Nakasulat na ito sa tadhana niya. Nagsimula ngang mag-training si Sarada bilang isang shinobi sa murang edad, sobrang murang edad. At si Sarada nga rin guys yung isa sa mga top student ng Konoha Ninja Academy, katulad nga nitong si Boruto. At bilang isang genin nga ay may lakas na itong si Sarada na comparable sa mga Kage. Nakita nga natin yan noong nag-sparring silang dalawa ni Sakura. Makikita nga natin dito yung matinding chakra control ni Sarada na sapat na nga para magawang makapagsabayan kay Sakura sa pakikipaglaban. Imagine isang 12-year-old na may lakas na comparable o similar kay Tsunade. Ibig sabihin yung lakas nga ni Sarada bilang genin ay nasa mid-Kage level na. Kasabay nga niyan, nag-training nga din si Sarada noon upang matutunan ng Chidori sa tulong ni Sasuke. At dumaan din si Sarada sa brutal na training upang palakasin yung kanyang Sharingan. Ibig sabihin nga guys, bilang isang genin, nagawa na nga niyang malagpasan or at least makatongtong sa level ng mga Kage. At bago nga rin ang timeskip, tuluyan ngang na-awaken itong si Sarada yung kanyang Mangekyo Sharingan. At ngayon nga matapos ang 3 taon, kung Kage level na nga si Sarada noon pa, paano pa ngayon, di ba? Kung Kage level nga noon si Sarada, malaki nga ang chance na God level na itong si Sarada sa ngayon. Lumaki na nga itong si Sarada guys. Mas na-develop nga sigurado yung katawan ni Sarada at nagkaroon nga ng mas mataas na strength, gawa rin ng mas developed na bone structures at mga muscles. At marami rin siguradong natutunan na jutsu itong si Sarada. At siguradong nabasa rin ni Sarada yung top secret books na tungkol nga sa Uchiha clan. At dito nga siguradong nalaman ni Sarada yung iba't ibang abilities ng mga Mangekyo Sharingan at maaaring na-apply niya ito sa kanyang sarili na hindi pa nga natin nakikita sa ngayon, pero probably makikita nga natin sa mga susunod na chapters. Oo, nalagpasan na nga ni Sarada ang lakas ni Naruto at Sasuke at probably even Madara. Kung hindi man ngayon, in the future ay siguradong mangyayari yan. Sabi nga noon ni Kakashi, the next gen will always surpass the previous one. Yan nga yung isa sa mga rule dito sa Shinobi World at kahit sa tunay na mundo. Nalagpasan na nga natin yung kaalaman ng mga ninuno natin at malalagpasan din tayo ng mga susunod sa atin pagdating sa lahat ng bagay. At ito nga yung naging setup ng writers dito para gawin itong si Sarada na maging pinakamalakas na Uchiha clan member sa buong history na nagpo-possess nga rin ng pinakamalakas na Sharingan of all time. At papatunayan nga rin ni Sarada dito sa 2 Blue Vortex.